Okay, ito naman yung ayusin natin ngayon. Steering leak. Ayan, oh, malakas ng taga sa taas. Ayan. Ayan, ang daming patak sa baba. Malakas. Ayusin natin to. Pabaklasin natin yung taas. Taas lang baklasin natin kasi uwil silang problema nito. Yun yung papalitan natin dito. Ayan, dito na naman tayo. Nakalas na naman tayo ng steering. Tagas, tumatagas yung steering gearbox. Ayan, oh, basang-basa, lakas ng patak sa baba. Okay, buhan natin dukutin. Ayan. Yan. Putin lang natin, subukan natin to. Ay, dito. Ibang klase ito, ano eh, sa ibang prinsip 1. Yan. Ayun. Diba maganda siya, madali lang siya palitan, no? Ito yung problema niya, matagas. Pinsil. Kailangan, hindi nyo huwag gagalawin to pag nagtanggal. Mahirap pag naigalaw to. Pwedeng lumabas yung mga recirculating bulls niya, mga pulitas. Pag naikot. Ito lang papalitan natin. Ito. Wheel seal dito. Tatanggalin natin itong wheel seal niya. Yes,
Okay, ito na yung oil seal natin. Nandito na ito. Lagyan natin ng grasa muna bago ikabit. Okay. Yung kasi yung pampadulas na itong grasa. Tapos lagyan ulit natin yung labi niya para hindi magasgas basta-basta pag pinasok natin. Okay, kabit na natin. Ayan. Lagyan natin ng kunting grasa. Apo na pala. Hindi, okay lang yan. Tapos papalinis na lang natin to sa pabumba natin ng tubig pag natapos na ito, para matanggal yung mga kumapit na itiip dyan. Steering fluid. Ito. Ayan. Madali lang to i-repair kasi hindi kagaya ng isang klase na kakalasin mo pa itong mga tornilyo paikot. Yung isang klase na pang purinsip 1. Ito, mas madali ito ayusin yung steering wheel seal nito. Madali lang palitan. Kasi ikutin mo lang to, ayan. Pok lang yung gamit natin dito kasi wala tayong mga special tools na para dito. Kaya paraparaan lang talaga kung paano natin magawa ito. Ayan. Malambot lang naman siya. Pero mamaya igpitan natin ito gamit ang mahiwagang sinsil at martilyo. Okay. Ayan. Igpitan natin ito. Okay. Medyo padulas ng konti. Ayan, ayos na. Nagpit na. Ayan, ibabalik na natin yung steering shaft nya. Ito. Titingnan na rin natin yung manibila sa taas. Pag kinabit natin to para maisintro, talpak muna natin. Tapos silipin natin sa labas kung nakasintro yung manibila. Maganda magsintro sana nito pag tumatakbo yung sasakyan. Kung hanapin mo kung saan yung sintro niya, tsaka mo luluwagan yung manibila sa taas, yung steering wheel. Pero dito, makukuha naman natin dito yan. Ayan. Hindi sumintro. Hit pa tayo isa. Ayan. Check natin ulit sa taas. Tayo lang ang sisilip. Yung camera natin hindi makasilip. Okay. Ayos na. Lagay na natin tong lock nya. Ito yung maglalak ng coupling nya para hindi mahugot yung steering shaft. 14mm pala yung tornilyo nito. Okay, ipita na lang natin. Yan, ganyan lang kadali. Ganyan lang kadali yung magpalit ng oil seal ng ganitong steering gearbox. 4-inch-1 makina nito, wide yung body. Isuzu ELF. Okay, higpit. Sana may na kuha kayong idea kung paano magpalit. Kahit i-DIY nyo na lang, pag may sarili kayong truck na ganito, kahit i-DIY nyo lang, basta yung ingatan nyo lang pag hinugot nyo yan, yung cover na hinigpitan ko kanina, ingatan nyo na pag natanggal nyo yan, na hindi nyo maikot yung gulong, huwag nyo galawin yung gulong, hindi pwede galawin, hindi pwede ikutin yung shafting, yung worm shaft nya, kasi pag inikot nyo, madi-disalign siya sa loob, mangyayari, kakalasin nyo ng buo para maibalik ulit yung sentro nya. Okay. Aba, tulong na lang sa ano, sa YouTube channel natin. Ito, pinaandar ko na. Ayan, tinitesting ko na to. Left and right na ikot. Wala nang tayong nakitang kumatas dito sa may shafting nya, no. Okay, pa-like and subscribe na lang. Pa-comment na lang kung may ma-comment kayo. Maraming salamat sa panonood nyo.
sana may nakuha kayong idea kung paano magpalit ng ganitong klaseng steering pump, steering gearbox. Okay, thank you guys. God bless sa DIY nyo. Okay, ayos na, pwede na ulit to ano, pumihit-pihit. Ayan o, ayos na, umaandar na yan, wala nang tagas. Yun lang problema, wheel seal lang pinalitan natin, yung maliit na wheel seal. Wala pang ano yun, wala pang 200. Solve na ang problema. Okay.